on 36 going down well as it is entertaining you again in another vlog. For this video, papakita ko lang yung mga happening noon and go noon nag-rally sila Lenny at saka Chico sa Quezon City. If you want to know more, just keep on watching. But first, click on the subscribe button and tap on the notification bell so you'll be updated every time I upload another video. Enjoy watching! Quezon City, yung 5 years old ako at naiwanan ako sa simbahan ng Santo Domingo Church. Pauwi na yung aking mga magulang nasa may Quezon Boulevard, palapit na dito sa Quezon Memorial Circle para umuwi dyan sa 11 Mahusay Street at napansin ng nanay ko, kulang ang mga anak niya. Wala pala ako. Nakalimutan ako at agad-agad silang bumalik sa Santo Domingo Church. Mabuti na lang nakita nila ako naglalaro lang ng isang maliit na sasakyang ambulance sa tabi ng pinto. At agad-agad akong kinawag at nakauwi kami ulit. Mabuti na lang binalikan ako. Mabuti na lang agad akong pinuntahan at hindi ako iniwanan. Ngunit marami sa atin na iwanan, hindi binabalikan, nakakalimutan na. At yan ay hindi tama at dapat bigyan ng oras at panahon ng susunod na administrasyon. Yung mga naiwanan, yung mga kinakailangan balikan, yung kinakailangan tulungan, yung kinakailangan kukupin. Naalala ko si Tatang Meg, isang magsasaka, kausap ko doon sa San Simon, Pampanga nung nakaraang 2 linggo. 87 years old na si Tatang Meg. At nakumpisa siya, 67 years na siyang nagsasaka. 7 dekada halos nagpapakain sa atin. Ngunit bakit mahirap pa rin siya, baon pa rin sa utang? At bakit pa siya nagsasaka na 87 years old na siya? Hindi ito katanggap-tanggap. Anong lipunan? Ano tayo bilang mga kababayan niya na hinahayaan na lang na ganun ang mangyari sa mga nagpapakain sa atin? Hindi ito tama, hindi ito makatarungan. Kaya kinakailangan pag talagang maging tunay na progresibo ang ating bansa, uunahin yung mga nasa ilalim. Uunahin yung mga nasa laylayan. Dahil hanggat sila'y naiiwan, hindi tayo magiging matibay na bansa dito sa ating mundo. Mahalaga ang pagkain. Alam nating lahat yan. Sabi ko nga, yung abogado mahalaga rin pero hindi natin kailangan niyang araw-araw. Ang doktor din mahalaga, subalit mabuti na lang, hindi rin natin kailangan araw-araw. Pero ang magsasaka, ang mangingisda, kailangan natin hindi lang araw-araw, 3 beses sa isang araw. Kaya naniniwala tayo kung tayo'y palarin. Tututukan natin ang mga nasa laylayan, ang pinakakapos, ang magsasaka, mangingisda. Dahil pag sinuportahan natin sila, gaganda ang kanilang ani, gaganda ang kanilang huli, dadami ang supply ng pagkain, bababa ang presyo ng pagkain. Lahat tayo makikinabang at nakasalalay ito sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat pagdating ng Mayo 9.
tayo ang magpipili, tayo ang pipili kung sino ang nararapat at kung sino ang hindi dapat maupo sa pinakamataas na pwesto sa ating republika. Suriin ang track record, suriin ang performance, hindi lang ang pag-eleksyon. Tingnan natin ang track record ng mga kandidato. At ako ay naniniwala kung track record lang ang pinag-uusapan. Kung walang bahid na katiwalayan lang ang pinag-uusapan. Kung narariyan ang mga namumuno, hindi lang tuwing eleksyon, kung hindi araw-araw naghahanap ng solusyon, gumagawa ng paraan para mayangat ang ating taong bayan. Yang tandem na yan ay walang iba kung hindi ang Robredo Pangilinan tandem. Walang patid, umiikot, nakakapagod, pero kayong nagbibigay sa amin ng lakas. Kung wala kayo, siguro matagal na kaming tumiklop, ika nga. Pero dahil nandiyan kayo, hinuhugot namin ang dagdag na tapang, ang dagdag na lakas. Dahil kayo rin ay tumitindig at tumataya. At ako'y naniniwala, pag ang taong bayan na mismo ang naninindigan, kumikilos, tumaya, kasama ang mga leader na tapat, na totoo, na matunog, matino, mahusay, ay talagang naniniwala ako, magtatagumpay tayo. Ipapanalo natin ito. At sama-sama na natin dalhin ang ating gobyerno, ang ating republika, ang ating mga mahal sa buhay sa isang magandang bukas na kung saan dapat all may sapat na pagkain na masustansya sa pagkainan. Dapat all merong maayos na hanap buhay. Dapat all merong maayos sistema ng katarungan para sila ay nakikinabang. Dapat all may trabaho. Dapat all ligtas sa sakit. Dapat all may pambili ng gamot. Dapat all hindi baon sa utang dahil sa hirap ng buhay. Dapat all mangyayari ito dahil dapat all magkaisa tungo sa isang mas magandang bukas. Para mas maraming mga kababayan natin ang makausap natin. Alam niyo po na nag-uumpisa pa lang kaming maghanda para sa kampanya. Nung inaaya ko pa lang po si Senator Kiko na maging running mate ko, bukas po ang aming mga mata na magiging mahirap ang laban na to. Unang-una yung mga mahahalaban namin, matagal nang naghahanda. Sources, wala kami nung makinarya, wala kami nung kalakasan ng mga politikong kasama nila. Ang sabi ko po kay Senator Kiko, Senator Kiko, ipapaglaban na lang natin to dahil sa paniniwala ng malinis at matapat na pamamahala. Ginagawa po natin ito dahil sa paniniwala natin na napakahalaga nitong eleksyon sa Mayo. Ang eleksyon sa Mayo, hindi na lang po ito contest na kung sino sa aming mga kandidato ang pinakamahusay, pinakamatagal na nagsilbi, pinakanapupusuan. Pero yung eleksyon sa Mayo, ang dinesisyonan po natin kung anong klaseng pamamahala at politika ang gusto nating mamayani sa ating bansa sa susunod na 6 na taon. Ngayon po, eleksyon na naman. Eleksyon na naman, marami na namang manliligaw at mga ngako. Pero gaya ng sabi ni Senator Kiko, dapat hindi lang tayo nagpapadala sa naririnig at sa panliligaw. Pero hanapan natin sila ng resibo. Pagkatapos ng ilang araw, tapos na yon. Ano po yung pinapangako namin? Ang pinapangako po namin, isang leadership na matino at mahusay, isang pamamahala na matapat, masipag, malinis, dahil ito lang yung paraan para umangat yung mga nasa laylayan.
sabihin ng aangat ang lahat. Pag nawalan mo ng hanap buhay, ang kailangan ng pamahalaan gawin, saluhin yung mga nawalan ng hanap buhay. Paano ko sasaluhin? Halimbawa na lang yung amin pong programa dito, kailangan sa unang 3 buwan, pagkatapos siyang mawala ng hanap buhay, kailangan siyang bigyan ng unemployment insurance ng 80% ng kanyang sweldo. Pagkatapos na yung 3 buwan na wala pa din siyang nahahanap na bagong trabaho, dapat ang gobyerno ang maghahanap ng kanyang trabaho. Opisina para hindi kami makatulong. Kung kulang ang pera, maghanap. Mahahanap mo lang yon kung ang tiwala ng taong bayan na sa'yo. Pinakita po namin sa Office of the Vice President na kahit maliit yung kapangyarihan na binigay sa amin, ang trabahong binigay sa amin, talaga pong more than 18 hours a day. Pagkaupo lang namin, pinakita po namin na seryoso kami, nag-ISO kami, for 3 consecutive years, highest COA audit rating kami. Ang aming mga proseso, awardee po kami for excellence in human resource management. Yeah! Dahil po sa aming mga resibo, maraming tumitiwala sa ating opisina. Masasagot lang po ang mga pangangailangan pagkatuwang ng gobyerno ang ordinaryong mamamayan. Pamahalaan na pinapangako namin sa inyo. Sisiguraduhin namin na magiging malinis, matapat, mahusay kami para walang naiiwan sa laylayan. Sinabi ko po nung first day of the campaign, ang pamahalaan, lalagyan natin ng tsinelas. Papasuotin natin ng tsinelas. Para ang pinaninilbihan niya, hindi lang yung mga nakasapatos, pero yung papanilbihan niya, yung pinakasuluk-sulukan. Nabibigyan niya ito ng kinakailangan dahil matapat siya sa kanyang tungkulin. Sinabi ko din po noong February 8, na ang bagong magiging sentro natin ay ang laylayan. Pabahay, pagkain, medical assistance, edukasyon, napakaraming mga pangangailangan. Kahit po matataas yung marka natin sa economy natin, wala pong saysay yun kung may mga naiiwan sa laylayan. Pero ang pinapangako din po natin ng pamahalaan, bibigyan natin ng boses ang ordinaryong mamamayan dahil yung boses na yon ang makakapagbigay ng mga sapat na programa para din sa kanila.